Sa episode na ito ay tampok ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng bubuyog. Tatalakayin ng ekspertong tagapagsalita ang mahalagang impormasyon na kailangan natin upang tayo ay maging matagumpay na beekeeper. Malalaman natin ang mga kasagutan sa iba't ibang uri ng tanong, kagaya ng ano ang iba't ibang uri ng bubuyog? Bakit sila mahalaga sa kalikasan? Gaano kahalaga ang bubuyog sa food production? Bakit mahalaga ang honey sa kalusugan? Pwede ba ang honey sa mga diabetic? Paano malalaman na hindi fake ang honey? Ano ang iba't ibang uri ng bee products? At bakit mahalaga ang bee products sa medisina? Higit pa dyan ang ating matututunan kapag sinubaybayan natin ang episode na ito hanggang sa katapusan. Kung bago ka sa channel na ito, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe, maglagay ng comment, mag-like, at mag-share sa mga kapamilya at mga kaibigan. Sa episode na ito, tayo ay matututo ng maraming impormasyon mula sa isang eksperto, mula kay Ms. Jessica Baroga Balbencio, isang entomologist mula sa University of the Philippines, eksperto sa mga insekto, lalo na sa mga bubuyog. Huwag na nating patagalin, ating pakinggan ang mahalagang kaalaman na kailangan nating matutunan upang tayo ay maging tagumpay na beekeeper. Lahat po na nakikita niyo sa screen ay bubuyog. So isa-isahin po natin. Itong nasa taas, ito ay isang uri ng bubuyog, honeybee, like one na nakikita lamang po sa Palawan. Tinatawag natin siyang antuti or Apis andreniformis. Itong nasa baba, ito yung ating native na laywan. Ito yung Apis serrana. Itong nasa gitna, siya yung kutsukan sa ibang lugar. Ito yung Apis brevetigula. Actually, dalawa po ang uring giant honeybees. Yung dito sa Luzon, sa lahat ng panig ng Pilipinas, kulay puti yung nakikita, yun yung Apis brevetigula. Yung isa naman na nakikita lamang sa Palawan ay Apis dorsata. Kulay dilaw naman yung kanyang mga bands sa abdomen. Yung isa, ito naman, ibang ganda niya, ang tawag dyan ay kukubi. Meron din kukuwas. So, iba yun. Ito, kukubi. Metallic green yung kanyang kulay. Ang tawag ang species. Species ay parang tao. Diba yung tao may first name, may given name, or first name, may last name. Sa mga hayop, meron din silang ganon. Ang tawag doon ay species. Meron silang genus, yun yung first name nila. Yung last name nila ay species. So, ito, ang first name nito ay Tyreus. Yung species niya ay hindi pa namin alam kasi wala pang pag-aaral. So, kagaya ng iba, yung isa, Apis brevetigula, ang first name niya ay Apis, ang last name niya ay brevetigula. Ito naman nasa baba niya, pareho silang metallic. Itong isa, metallic green, itong isa, metallic blue. Kaya ang tawag sa kanya ay blue-banded bee. Mga solitary bees po yan. Ibig sabihin, nakikita natin silang palipad-lipad lang sa mga garden ninyo at wala po silang colony. Itong dalawang to, solitary bees din, hindi namin masyadong kilala kung ano po sila, pero bubuyog pa rin po yan, pollinators. And then itong isang malaking to, sino may lula? Nakikita niyo po ba to? Saan? Bumblebee. Mukhang ang bumblebee, pero mas malaki siya sa bumblebees. Ito po ay yung nakikita niyong mga butas sa malunggay niyo. Sila pong may kasalanan. So ito yung carpenter bees. Kaya siya carpenter kasi nagbubutas siya. Lagi siya nagbubutas ng mga kahoy, sa puno. Yun, kadalasan sa malunggay.
So siya po yung carpenter bee. Cyclopoca, X-Y-L-O-C-O-P-A. Cyclopoca ang kanyang first name or genus name. At ito yung pinakasikat sa lahat. Pinakamaligid. Yung focus ng ating training ngayon. Ano yung focus ng ating training? Sino yung biga? Hindi si Jollibee yung biga. Stingless bee. Ito yung stingless bee. Tingnan nyo, kakarampot lang siya. Ang liit. So siya po yan. Tetragonula. Madaming uri, madaming species ang stingless bee. Pero ang pinakasikat or may study kung saan nakita natin na sustainable, pwede siyang gawing pagkakitaan, pwede din pang pollination, ay itong species na ito na tetragonula. Ayan, kilala na po natin sila, ha? Ngayon, yung lahat ng nabanggit nating bubuyog, ano po kaya ang pinaka number one na role nila sa environment? Yes, tama. So, pollination. Paano papasok yung mga pollinators? Ito yung mga bees and other pollinator species. Hindi lang po bees ang ating pollinators. Madami po rin. Pwedeng bats, pwedeng butterflies, pwedeng langaw, at madami pa pong iba, kahit beetles. So, kaya natin tinatawag silang pollinators kasi sila yung nagdadala ng pollen grain. So, kagaya ng mga bubuyog, makikita nyo yung itsura ng ating mga bees, di ba mabubuhok sila? Madami bubuhok sa katawan. So, kapag ang bubuyog umako sa isang flower, minsan, ang tendency doon, kukuha lang sila dapat ng pagkain, like nectar or pollen. Minsan, dumidikit sa katawan. Yung nakikita nyo dito, yung mga kulay dilaw. Yan. So, yan, mga pollen grains yan. Kapag dumako sila dito para kumuha ng pagkain, dumidikit sa katawan nila yung pollen grains. Ngayon, hindi pa enough yung nakuha nila dito sa isang halaman, pupunta ulit sila sa panibagong halaman. Pero, same species. Kasi, kapag iba po uri ng halaman yung dinakuan nila, tapos may dumikit na pollen, hindi po sila effective na pollinator. Kasi, hindi po na-transfer yung galing doon sa first flower papunta sa second flower. So, yung bees ay maganda, effective pollinators kasi dumadako sila sa unang halaman papunta sa pangalawang halaman na parehong species. So dahil doon, nalalaglag yung ibang pollen grains na nakadikit sa katawan nila na nagmula doon sa first flower. Kaya sila effective pollinators. So, ito naman, they preserve nature kasi kung tatanungin nyo yung halos lahat ng nakaserve sa inyong hapunan ay pollinated ng mga bubuyog. Sabi dito nga, 85% ng mga halaman ay pollinated by the bees. So, para lang siya food chain, di ba? Yung kapag walang, sinasabi, kapag walang bubuyog, walang pagkain. Sabi daw. Pero dito, ang ating ginawang example ay yung sa bees. Kapag walang bees, wala kang makukuhang cheese, wala kang makukuhang milk, ganon. Kasi di ba yung bees, sabi natin, pwede siyang kumuha ng food from the flowers. Ito, ang ginawang example ay, kaya ang sinasabi namin, kung kayo ay may mga grasses sa inyong palibot, sa bahay, o kaya sa garden, or sa farm, huwag nyo siyang tatabasin. Kasi pagkain nyo ng mga bubuyog. Pagkain nyo ng mga pollinators. So, kagaya dito, kapag wala na silang makain from the grass, binabas natin, wala ding makakain yung cow. Walang pagkain ang mga cows. So, therefore, wala din pong makukuhang or mga harvest from the cow, walang meat, walang milk, walang cheese. So,
So, ganun lamang po yung ating food chain. So, aside from being pollinators, yung ating mga bees, pwede po din siyang maging source ng pagkain at medisina. Pagkain, kagaya po dito sa nakikita nyo, meron tayong mga katutubo na ginagawang source of protein, yung brood, yung pagkain, kung saan nandun yung inakay. Yung pag sinabi natin brood, ito yung kung saan nilalagay ng queen yung egg, at saka kung saan nabubuhay yung larva, at saka pupa. So yun yung brood. Yung brood na yun, mataas ang protina. Kaya kinakain na ng ating mga katutubo. Dahil sa medicine, madaming pag-aaral ng mga produkto ng mga bees ay pwede po siyang gawin for medicine. And dito na po papasok ang beekeeping. Kasi aside from role ng mga bees sa environment, ay pwede din po siyang source of additional impact. So, kaya po tayo nag-beekeeping. So, ito na po yung produkto na makukuha natin sa pag-aalaga ng mga bubuyog. Ang unang-una, syempre, kilala natin ay yung kulot. Yung kulot is an energy food. Kasi, energy food, kasi hindi kagaya ng kapag kumain tayo ng kain sa umaga. Diba sa umaga para maging energized tayo, kailangan kumain ng mga bata para maging ganado at masigla sa eskwelahan. Pero kapag kumain kayo ng honey, agad-agad energized. Yung nakukuha natin kapag kumain po tayo ng kanin or bread, di ba kailangan muna natin siyang hintayin bago ma-energize, mga ilang hours. Di ba ganun po yung proseso sa science? Tama po ba? Naalala ba ng ating mga students? Opo. Okay. So, ganun. Pero sa honey, sa pulot, hindi na po kailangan maghintay ng matagal kasi po monosaccharide. Simple sugar lang po yung nandun sa honey. Monosaccharide. Yes po. Ayan. Cum laude. So very advanced yung kanyang question. Paano malalaman kung peke or hindi yung honey? Ang isa lamang po dyan ang aming kasagutan. Through chemical or honey analysis yung procedure. Hindi po basihan yung kapag nagsindi ka ng posporo, dinip mo yung honey, tapos nagsindi ka ng posporo, nagdilaw, or kaya kapag nilagyan mo ng yung inalaw mo sa tubig, tapos hindi siya ano yung sinasabi ko? Nasa ilalim, gano'n. Madaming mga haka-haka tungkol sa honey, pero hindi po yun basehan para masabi natin na peke or hindi yung honey. Through chemical analysis lang po. So, aside from energy food, siya din po ay, take note, yung honey po pala ay kinuha ng mga bubuyog sa flower. Doon sa nectar. Diba naalala niyo mga bata tayo, nagsisiksik tayo ng nectar doon sa santan. So yun po ang sinisiksik ng mga bees para maging makakuha tayo ng honey from the cotton. And then, mataas din po ang kanyang kanyang antibacterial at antioxidant properties. Kaya din po pwede siyang gamitin for medical purposes. So, ito po yung honey. Makikita nyo, honey po ito ng laywan. Ito yung honey ng stingless bees. Maliit tama. Tapos, mapapansin nyo, may iba-ibang kulay. Diba nakakabili kayo? Minsan, kulay dilaw, kulay puti, may kulay itim. So, yun po ay nakadepende sa kung saan kinuha ng mga bubuyog yung nectar. Tapos mapapansin nyo din, may mabibili kayong
nagki-crystallize or nagka-caramelize na nagki-cream yung honey. Ibig sabihin tumitigas. Pakasabihin nyo, ay peke yan kasi tumigas yung honey. Hindi po din yung basihan kasi posible din po na yung rason kung bakit po yun nag-tumigas ay depende sa nectar source. Kasi kapag yun po ay galing sa sunflower or yung mga kapamilya niya, yun po ay talagang tumitigas or madaling tumigas na honey. Yes, ma'am? Napapanis ba ang honey? Yun po ay pwede mapanis, depende po yun sa pag-handle or storage ng tao. So, pwede po siyang mapanis. Pero sabi nga ng iba, bakit ka mag-worry kung mapanis yung honey? Diba? Pwede naman siya, kapag napanis yung honey, pwede siyang maging supa, pwede siyang maging wine. So, huwag kang mag-worry. Diba? Sabi nga ni Ma'am Palagi ay, diba tayo kumakain din ng yogurt? Diba yung yogurt ay fermented food siya? So, huwag tayo mag-worry kung kumain tayo ng fermented honey din. So, aside from ito, ito yung sinasabi ko, suka, cider. Pwede tayo makagawa ng honey cider. Tapos, yung honey, pwede din natin siyang gamitin paggagawa ng mga cosmetic products, yung mga pampaganda. Kasi nga, di ba, nakitaan natin, nataas mo kanyang antioxidant and anti-clinical yung kanyang properties. And then, sabi ko nga, pwede din makagawa ng mead or wine. And meron tayong study with POST PNRI na kung saan ginamit yung honey sa paggagamot ng mga malalang sugat. Mga tinawag natin siyang honey alginate dressing. So parang pantapal. Tapos noong unang panahon nga po, ginagamit din siya kapag may mga gera, di ba? Pinatatapal lang doon sa na baril or nasugatan ng milita. Ngayon, ito naman po, yung data na ipapakita namin ay pag-uusapan natin na yung sinasabi natin sucrose. Ito ay katumbas ng table sugar na ginagamit natin pang asupa, pang kape, or pang tsaa sa araw-araw. Ang honey po, meron tayong standards na sinusunod sa honey. Ang honey po ay kinukonsider na authentic kapag siya ay pumasok sa standards na 15% lamang ang sucrose content. Kapag higher than 15%, ito po ay considered as fake honey or hindi original honey. So, kung titingnan ninyo, ito nilista natin yung mga bubuyog, uri ng bubuyog na pinagkukuhanan natin ng honey. Yung Apis dorsata or Apis brevidigula, ito yung giant honeybee. Wild po ito, hindi po natin ito inaalagaan. Pero ito yung nakikita natin nakahang sa puno na malalaki. Madami po tayo nakukuhang honey dyan. Kaya kung makikita nyo, sa isang taon, pwede tayo makakuha ng 100 metric tons na honey galing doon. At ang kagandahan doon, out of the 15% na maximum na pwede natin makuha ng sucrose content sa honey, yung Apis dorsata or brevidigula honey ay 3% lamang. So maganda siya. Hindi masyadong mataas yung sucrose content. Yung Apis mellifera at saka Apis serrana, ang sucrose content nila ay parehong 5%. At ang amount ng honey na nakukuha natin ay halos the same na 50 metric tons for serrana, 90 naman sa mellifera kasi mas malalaki yung mellifera. Yung mellifera, ito yung European honeybee. Ito yung introduced species ng Taiwan sa Pilipinas. Pero, tingnan nyo itong result natin sa stingless bees. Yung kanyang asupal or sucrose content ay hindi lalampas or bababa pa sa 1% lamang. Kasi
Kung matitikman ninyo, or kung kayo ay nakatikim na, sino na nakatikim dito ng, or sino ang taker ng honey ng stainless steel dito? Ayan, si sir. Ano po ang experience niyo, sir, sa lasa ng stainless steel? Maasim po. Ayan, so, tama. Maasim po siya kasi yung mga stainless steel, meron silang laway na kung saan pinoconvert nila yung sugar into gluconic acid. Kung paano mga suba-suba. Kaya siya maasim. So, yun yung pinakamaganda doon sa pag-aalala ng stainless. Mababang-mababang talaga ito ng sucrose content. Pero since maliliit sila, yung amount ng honey na nakukuha natin ay kaunti lamang. Kaya kapag nagbebenta po kami, ganito lamang yung aming bote na ginagamit. So, aside from honey, meron din tayong pollen. Yung pollen ay kagaya ng honey, kinuha din ng mga bubuyog sa halaman. Yung kagaya kanina nabanggit natin, di ba, from first flower, dumidikit yung mga pollen, yun yung pollen na sinasabi natin. Pwede din natin siyang i-harvest from a colony. At itong pollen na to, mataas ang kanyang protina at amino acids at saka vitamins. Kaya pwede siyang gamitin natin parang daily vitamins. Pero take note po, baka sa iba ay mag-cause ng allergy sa katawan. So, sinasabi namin na para malaman mo kung allergy ka sa pollen or hindi, mag-take ka lang muna ng kakaunti muna bago ka mag-proceed or bago pa mag-intake, bago mo i-intake to everyday, gawing vitamins. So, ito yung itsura ng pollen ng stainless steel. Mga, ang kagandahan po sa stainless steel, isang buo mo siya, isang bilog mo siya makukuha. Sa mitifera at saka sa laywan na native, durog-durog usually yung na-harvest natin. Tapos, madami pollen ang na-harvest sa stainless steel. At ito na yung propolis. Yung propolis, ito yung bee glue. Kasi sticky siya at ginagamit ko ng mga stainless, hindi ng stainless pati ng honeybees, ginagamit siya to seal yung mga cracks. Halimbawa, yung colony nila, merong butas, sinisil nila yon para hindi makapasok ang any enemy or kung sino man, mga langgam or butiki, cockroaches. So, para hindi makapasok, sinisil nila yon. Parang vulcasil. So, yun yung propolis. Doon sa loob ng hive. Ngayon, yung propolis, pag hinarvest natin, ito ay pwedeng gamitin for, meron na tayong studies na ginagamit siya for medical use kasi mataas ang kanyang antibacterial, antifungal properties. Kaya naman, for now, ginagamit namin siya sa paggagawa ng mga sabon and other cosmetic products. So, yung propolis po ay kinolekta ng mga bubuyog galing sa resin. Yung mga dagta ng puno. So, kung kayo po ay may puno ng mangga, puno ng langka, durian, yung mga madadagtang halaman or puno, perfect po ito kung kayo po ay mamukolekta ng mga propolis. So, may market po tayo dito sa propolis na to. So, pag hinarvest at naproseso, ganito po ang itsura ng propolis. Mataas po ang bentahan ng propolis. So, ito lang po para makita niyo yung difference. Yung nasa taas na picture, propolis po yan. Ito yung nakikita niyo yan. Propolis po yan na honeybee. Ito, madami ang propolis na nakokolekta natin sa stainless bees. Tapos sa stainless bees, ang inaalaw natin, yung nasa loob lang po na hive. Hindi tayo nangongolekta sa labas. Kasi, para na din po yun sa protection ng mga bees, sa stainless bees, sa kanila na po yun, pang protect na nila sa loob ng hive. Tsaka syempre, hygienic purposes, maduming kung pupunin na natin yung pati sa labas. So,
So, kagaya na sabi ko kanina, ito yung mga produkto na pwede nating magawa gamit ang propolis. Ito naman yung beeswax. Yung beeswax ay wala sa stainless steel, pero madami nito ang computer at ibang honeybees. Yung beeswax ay na-produce ng mga bubuyog kasi meron silang wax gland. Kung saan itong gland naglalabas ng wax para makagawa ng beeswax. So yung wax gland na yon ay located po doon sa underneath ng abdomen, sa ilalim na bahagi ng kanyang tiyan. So doon niya nilalabas. Sa honeybees, kailangan niya ito para makagawa siya ng cell. Ito yung makikita niyong hexagonal shape sa loob ng colony. Yun po yung ginagawa nila. Ngayon, kung gusto nyo maka-harvest ng 1 kilo ng wax, kasi di ba yung wax pwede natin gamitin paggagawa ng lip balm, paggagawa ng kandila. So, para maka-harvest kayo ng 1 kilo ng wax, kailangan nyo siyang pakainin. Kailangan nyo pakainin ang mga bubuyog ng 8 kilo ng asukal or honey. So, ganun yung ratio. So, kayo, kung kayo po ay nag-start pa lang sa honeybee keeping, kailangan nyo pwersahin yung mga bees na magawa ng mga cells para doon itlogan ng queen at doon din lalagyan ng honey pollen. So, para magawa yun, kailangan nyo siyang pakainin ng sugar syrup or honey syrup. So, ito yung mga produkto na pwede natin gawin. So, mamaya tuturuan namin kayo sa paggagawa ng lipbam. Pwede din kandila. At ito yung pangatlong picture is wax foundation sheet na ginagamit natin kapag mag-Apis mellifera beekeeping tayo. Royal jelly. Ito namang royal jelly ay pang honeybee din. Ito yung distinctive na pagkain para sa mga future na magre-reyna at saka pinapakain din ito sa mga young larvae. And then, bivino, ito, kapag na-sting kayo ng bubuyog, huwag kayong magagali. Kasi yung bees ay namamatay. Sinasakripisyo ng bees yung kanyang sarili para sa colony. Kasi di ba, kaya naman siya nag-i-sting kapag na-threaten sila. So, pinoprotect na lang yung colony. Pero, iisipin niya muna, i-sting ko ba ito kaso mamamatay ako? So, kapag na-stick ka, nabagalang yung daliri mo, yung pupuyog na matay. So, yun yung iisipin natin. Huwag tayo magagalit sa kanya. So, yung sting na yun, ginagamit na din po for medical use kasi may toxin yung sting na yun. Pwede siyang magamit for illnesses. So, yung ibang nagpapastick, kagaya ng mga arthritis, myeloma. So, mabisang gamot daw yon. Hindi natin piniklaim kasi hindi po kami mga doctors. Yun lamang po ay base sa aming experience and yung mga nagpapastick lang po sa amin. And aside from that, pwede din siyang gamitin for cosmetics. Meron kaming kilala na ginagamit yung bee sting sa paggagawa ng sabon. And then, ito yung bee brood. Yung pag sinabi natin ng brood, it contains the eggs, the larva, and the pupa. And itong brood na to, very rich in protein. Kaya kagaya kanina, no, example natin, kinakain siya ng buo ng mga katutubo kasi na ito na yung kanilang protina. So, ayan. Questions po. Tapos na tayo sa ating first lecture. Sino po ang gusto magtanong? Ako, hindi po ba nakakapos ng diabetes? Yung pagkino, magamit na ngayon. Maganda po yung tanong ni ma'am. Una, kung paano malalaman, kagaya po ng nabanggit kanina, malalaman lang siya through chemical or honey analysis. Hindi po natin pwedeng sabihin na kapag nilanggam yung honey,
nilagay sa ref, tubigas, ay peke yun, wala basihan yun. Chemical analysis, analysis lamang po. And then, yung sa pangalawang tanong, kung pwede ba siya sa mga diabetic person, ay, again, ang honey po contains sucrose, may sugar pa rin siya. Hindi po kami mga doktor para sabihin na pwede or hindi. Pero, base po doon sa data, sa research, ito po yung sucrose content, at narito din po yung mga level, sucrose content ng bawat species ng bubuyog. So, base po sa pag-aaral, may pinakamababa ay stainless steel na kung saan hindi tumataas ng 1% yung sucrose content. Ito yung nire-recommend po namin na i-intake ng mga, especially yung mga diabetic person. Pero still, may sugar pa rin naman po siya. Any more questions po? Yes, ma'am. Okay lang po ba mag-analyze ang diabetic lung species? Good question din po yun. Based po sa aming observation, pwede naman po ang ginagawa namin ay apicerana at saka yung laywan, native laywan at saka stainless steel sa isang area. Pwede naman po siya. Ang observation lang namin, yung mga stainless medyo matara. Minsan lang ang nag-aagaw ng pagkain. Tama, no? Sila yung nag-aagaw ng pagkain po. Yung mga stainless steel kesa sira. Pareho. Patapangan pala sila. So, may patapangan pag nasa safe area. Any more questions po? Yes, sir. Kami, ma'am, bilang isang kami po, bilang masyayan, so local and foreign to this, interesado kami sa mga byproduct ng mga lahat ng kasag ng bee. Kung ito ay lupol, o ito yung mga honey bee, mga cider o mga vinegar, soap, at yung iba pa mga byproduct, mga bee pollen. Minsan po kami nakapag-trip sa Thailand at dun sa center na isang store na puro byproduct ng mga honey at very effective yung kapag nagpatihim saka bibili yung mga customer at minsan tutukan ng mga nag-assist na hindi pwede hindi bibili kaya talaga. Pero masasarap naman yung mga prada. Ang aking question is, dito ba sa reparty niya Quezon, Laguna, or Batangas, meron ba isa medyo malaki na nag-manufacture ng mga honey bee product para ma-showcase po din namin sa kapulad namin na meron kaming pasyala dahil ang mga turista ay nakahalap talaga ng mabibili. Kung may mai-refer kayo sa amin na pwede kukaan ng mga pangkila as a souvenir sa mga dahil maganda ang mga byproduct ng mga bubuyog o ng mga bees. Para po doon ay siguro si Officer Mansha yung magsasagot. Talaga na may entrepreneurial skill si sir. Tama naman yun kasi parang gusto mong mag-offer ng product na authentic at ang diba kasi ang dami mong makukuhaan. So pwede natin i-arrange, we can arrange po na ganun na may makukuhaan tayo ng mga products habang kulang pa yung ating pag-produce. Pero yung ultimate goal natin ay siyempre tayo-tayo ang gagawa. Pero meanwhile, pwede po tayong mag-source mula sa iba. At saka din, maganda rin naman na isang pasalubong center o ano. Maganda rin naman na may iba kang product coming from different sources on top of the products that we have. Ngayon, yung mga, for example, yung mga bulot natin ng lupot, I would suggest ano natin, ilagay talaga natin sa magandang lalarian, magagandang label,
kaya pwede natin maipagbigay ng mas maganda presyo. Pero yung tikim-tikim, parang may apprehension kami dyan sa parang taste test, ano, sige, tikman mo. Kasi nag-contact tayo ng, hindi kami isang grupo, nag-contact sila ng test, iba-ibang honey. Kasi yung lasa ng honey depende sa nectar source. Kaya dito man sa inyo, pwedeng halimbawa ang harvest ni March, April, May, iba-iba ang kulay ng honey, iba-iba ang lasa. Dahil iba-iba yung bulaklak na pinatunan. Ngayon, doon sa test na yon, mga bata ang ginawang subject. Alin yung pinakagusto ninyo? Ang control ay parang yung sugar syrup. Alin yung ba ang number one, ang mga bata na gustuhan ang sugar syrup kaysa doon sa honey? Kasi they associated with yung pancake, di ba, yung nilalagay ng kasupan. Sa yung mga bata, ayaw ng lasa diba? Pag nagustuhan nila yung kasupan. Yun po. At saka tama kayo yung iba, nakikiray ko, nakikin, hindi naman bibili. At saka pwede din, meron din nga na hindi masarap. No? Yung, parang medyo mapayat, medyo mapakla, depende nga sa nectar source. Kaya ang pag-pitch natin doon, yung sustansya na kukuha doon sa mga. Manulungi tayo kung magpapay. So, po, answer po ay pwede. Napanood ninyo ang Basic Beekeeping Part 1. Abangan ang Basic Beekeeping Part 2 na ihahatid sa atin ng isang eksperto mula sa University of the Philippines na may malawak na kaalaman sa pag-aalaga ng bubuyog. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Laging alalahaning mag-invest sa ating kalusugan. Take stingless bee honey regularly. Invest in the propagation of native bees. Be a stingless beekeeper today. See you next time.